Pinag-uusapan ngayon sa social media ang naging sagot ni Carla Avellana sa komento ng isang netizen sa kanyang YouTube channel. Matapos ang ilang buwang balitang paghihiwalay nila ng asawa nitong si Tom Rodriguez, ay binasag na ni Carla Avellana ang kanyang katahimikan. Matatandaan na nagsimula ang chismis ng kanilang paghihiwalay makalipas ang 3 buwan nang i-unfollow nila ang isa't isa sa Instagram. Wala man naging opisyal na pahayag sina Carla at Tom tungkol sa kanilang paghihiwalay, ay nakabantay naman ang mga netizen sa mga post ng mga ito sa social media. Kapansin-pansin na nilike ni Carla ang ilang posts at comments na tungkol kay Tom. Dahil dito, binatikos siya ng isang netizen at tinawag siyang hypocrite. Sa mahabang tugon sa isang basher, ibinunyag ng aktres ang kanyang pinagdaanan noong karelasyon niya pa si Tom. Narito ang buong pahayag ni Carla Avellana. Opo, nag-like po ako. Pero yun lang po ang ginawa ko. Hindi ko na po yon inulit. Nag-like po ako pero hindi ko po ginawa ng paulit-ulit at ng matagal. Ang taong lubos na nasaktan, hirap pong pigilang hindi ilabas ang galit sa anumang paraan. I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. I was used. I was shamed. I was made to look so stupid. Kung sana doon lang po, makakabangon din po ako balang araw. Pero para gawan pa po ako at ng pamilya ko ng mas marami pang kasamaan at kataksilan sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, sobra sa sobra na po ang sakit at pagdurog ng puso at pagkatao ko. Wala po akong ginawang masama kay Tom. Wala po akong ibinigay kay Tom kundi tunay na pagmamahal, respeto, pag-aalaga, pag-aaruga, pag-unawa, pagtitiis, sangkatutak na pagpapatawad, milya-milyang pasensya, paniniwala, pagtitiwala, pag-aasikaso, pagprotekta at lahat-lahat na. Binigay ko pong buong buhay ko sa kanya. 7 taon po akong bawal magalit, magtampo, masaktan, mabigo, malungkot, madismaya dahil hindi po pwede. Makakatikim po ako kahit subukan ko pong ipaliwanag sa kanya na nasasaktan niya ako at hindi po tama ang mga ginagawa niya. Paulit-ulit ko pong pinagpapaalala sa kanya na hindi po ako ang kalaban at mabuti po ang kalooban at intensyon ko. 7 taon pong naipon sa loob ko lahat yon. Gustuhin ko at kailangan ko man pong ilabas, lubos na nakakatakot po. Ilang beses ko po siyang hinikayat na magpatingin, magpagamot at magpagaling dahil yun din po ang gumana sa akin. Pero wala pa rin po. Tinanggap ko pa rin po siya ng walang pagdududa kahit wala pang pagbabago. Hinarap ko po siya sa altar. Buong puso po akong determinadong alagaan ang pagsasama at pagmamahal namin at paninindigan ng mga sinumpaan namin sa harap ng Diyos. Sa dami po ng binigay ko kay Tom, wala na pong natira sa akin. Galit, pride at ego po siya na rin po ang kumuha sa akin at hinayaan ko naman pong kunin din po niya. Pinaglaban ko po siya ng lagpas sa 7 taon. Kahit po kung tutuusin, wala pa po yung pag-like sa ilang comments na yon kumpara sa nagawa niya sa akin at sa aming lahat. At sa lahat-lahat pa po ng ginawa niya at ginagawa niya. Sa lala po ng sakit, pambabastos, panluloko, pagtudurog, paninira, panggagamit at pagtataksil po niya, mga tinago niya, napakadali pong ibalik sa kanya sa paraan ng pagganti. Pero hindi po ako ganun. Hindi po ako bobo. Hindi po ako lalaban kahit tapak-tapakan na po ako ng husto. Hindi po ako mababaw. Hindi po ako masamang tao. Kung ano po ang nakikita, naririnig at nababasa nyo online ay kakarampot lang po ng hindi po nyo nakikita, naririnig at nababasa kapag wala pong kahit anong kamerang nakarecord. Kapag sarado na po ang pinto sa pamamahay po namin at wala na pong ibang nakakakita. Hindi po ako masamang tao tulad ng sinasabi, nararamdaman, naririnig at nakikita po nyo sa online, sa TV, etc. Pinalaki po ako ng nanay at lola ko na marunong rumespeto, umunawa, magmahal, magpatawad, magpasalamat, magpakumbaba at higit sa lahat ay may takot po sa Diyos. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.